Tone-toneladang campaign para Fernelia ang nakukuha ng MMDA pagkatapos ng eleksyon. Hanggang ngayon nga, patuloy pa rin ang kanilang pagbabaklas. Pero saan nga ba napupunta ang mga ito? Magbabalita si Gerard de la Peña. Higit isang linggo nang tapos ang eleksyon, pero ang MMDA hindi pa rin tapos sa pagliligpit ng mga campaign para Fernelia sa Metro Manila. Sa huling tala, nasa 500 tonelada na ang kanilang nakuha. Yung pong mga delikadong mga lugar, katulad ng may mga kuryente, o may matataas na lugar na delikado po para sa ating mga nagbabaklas, baka makadulot ng aksidente po sa kanila. At yung mga masisikip na lugar po na kung saan mayroong mga nakaparada, mga sasakyan, o may mga lugar na meron pong mga sidewalk vendors. Pero saan naman kaya napupunta ang mga ito? Ang iba, dinodonate sa iba't ibang grupo para gawing mga bag at iba pang gamit. Pero ang karamihan, napupunta sa plantang ito ng MMDA sa Tondo para gawing hollow blocks at pavement stones. Ginigiling ang mga campaign tarps at saka hinahalo sa mga bato, buhangin at semento. Sinasamahan din ito ng mga giniling na plastic na mula sa mga pumping station sa Ilog, Pasig, pati ng mga dinurog na bote. Ito yung mga finished products na pavement bricks dito sa paggawaan ng MMDA. Itong isang ito ay mix ng mga malalambot na plastic at yung isang ito naman ay may mix ng giniling na tarpaulin. Kung mapansin ninyo, mas pino itong may mix ng tarpaulin at ang sabi ng mga taga rito ay mas matibay daw ito. Pero gaano naman kaya ito katibay? 35 hollow blocks at mahigit 100 pavement stones pa lang ang nagagawa ng plantang ito na nagsimula lamang noong nakaraang taon sa tulong ng isang loan mula sa World Bank. Kakaunti man, malaking tulong daw ito para sa MMDA. Ginagamit namin talaga siya sa mga construction, lalo na yung mga upgrading sa mga pumping station namin. Balak naman ng MMDA na magdagdag pa ng mga makinarya para mas mapalawig pa ang kanilang produksyon sa susunod na taon. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.